Mas maraming oportunidad ito ang dapat asahan ng mga Pilipino sa malagang partisipasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa World Economic Forum. At ayon sa pamahalaan, walang tigil sa pagtatrabaho ang Pangulo para makaigayat ng mas marami pang mga investors na siyang bubuo ng mas maraming trabaho sa bansa. Nagbabalik si Alan Francisco para sa sentro ng balita. Ipakilala ang Pilipinas sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Ito ang layunin ng pagpunta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng kanyang delegasyon kasama ang mga economic manager. Ito ay upang makaikayat ang mga investor para sa bansa. Pero paano nga ba makikinabang sa biyaheng ito ang mga ordinaryong Pilipino? Ayon sa mga economic manager, ang pinaka-practical na benepisyo rito ay ang mga trabahong malilika ng mga kumpanyang mamumuhunan sa Pilipinas. Hindi lang anila basta trabaho, kundi yung dekalidad na magre-resulta sa pag-unlad ng buhay ng isang mga gawa kalaunan. Hindi mag-i-improve yung quality ng jobs kung walang investment. Kinakailangan natin ng maraming investment to address yung mga logistics issues natin, infrastructure, even sa mga social services, no? And these investors also bring not just money but also innovations, no? Technologies that help improve the way we do things in the Philippines. Para kay Trade Secretary Alfredo Pascual, mahalaga ang mga investment na may kinalaman sa agriculture para sa food security upang magkaroon ng mas abot kaya at sapat na pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Ganon din sa makabagong teknolohiya na maaaring mapakinabangan sa bansa. Mga produkto nila, ano bang ginagawa nila? Di ba? Nag-a-advertise, mayroong mga promotion. Ang country, kailangan din yun. Ano? At may mga progressive countries sa katabi natin, paligid natin, na mas aggressive na ibenta yung bansa nila as a destination for investment. Paglilinaw ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, hindi agaran, pero magiging pangmatagalan ang epekto nito sa ekonomiya. We need to be practical, di ba? I mean, yung mga investment decisions, lalo na kung mga pagtayo ng factory, halimbawa, these are decisions that will not come, that are realized overnight, no? May mga stages of implementation yan. But nonetheless, kahit man yung, you know, if they decide to come in and those new factories will arise, new roads, new highways built up after 2 years, 3 years, 4 years, okay na sa atin yun. Because what we are we have offered is and we are creating is a long-term path for our economy. Kaya mahalagaan niyang maganda ang ekonomiya ng Pilipinas para magtiwala ang mga posibleng investor. Sabi ni Secretary Pascual, kung palaging aasahan ng mga tao sa mga political leader ay yung immediate impact, puro short-term ang makikitang resulta ng mga investment. Kailangan natin maging long-term ang perspective. Okay? Kailangan paliwanag sa mga tao na itong ginagawa ngayon, maaaring maramdaman ang full impact niyan a few years. Mga ilang taon pa. Pero kung hindi natin gagawin ngayon yan, sino ang gagawa? Eh kung lahat ng politiko, every year, isip lang nila yung may impact, immediate, eh wala tayong mapupunta. 10 years eh. So, continuous investment. Sabi nila, pagka ganyan, ganitong takbo ng Pilipinas, for the next 10 years, ang ganda talaga ng mangyayari. Si Senador Mark Villar naman na dumalo rin sa forum, sinabing marami ang naging interesado sa Pilipinas at sa Maharlika Investment Fund. At yan ang balita. Ako si Alan Francisco para sa Bayan, Davos, Switzerland.